Eh, sen, ano tingin mo dun sa idea na sigaw siya ng sigaw ng I hate drugs, pero nung mayor pa lang pala, alam niya na daw na nasa listahan ng PDEA drug list si PBBM. Anong masasabi mo diyan? I hate drugs daw eh. Sabi ko nga kanina, si Duterte ganyan. Napaka-natural sa kanya magsinungaling para lang suportahan ang agenda niya, 'di ba? O ako, sinabi niya binenta ko 'yung Scarborough. Si Dilima, sabi niya drug queen 'yan. O si ano, ngayon nung hindi nag-click 'yung pulburon video niya, o ngayon sinabi niya o nakita ko si pangalan ni BBM sa drug list. Gagawa siya ng kasinungalingan para lang maano niya, no, maloko niya 'yung mga tao. Pero lahat 'yan hindi totoo 'yan, no? Kasi unang-una, bakit ka naman mayor ka lang, bakit ka papasilipin ng drug list? Sino ba 'yon? Sen, ito ba pwede rin pasilipin ng PDEA, sir? Ano, Sen? Hindi rin. Tsaka ganito, ano? Umamin na 'yung PDEA, nawala 'yan. Oo, no? Nga. Ngayon ito 'yan. Nung panahon niya, ang sinabi, mga drug lords na numero uno, si Peter Lim at si Michael Young. Anong ginawa niya kay Peter Lim? Si Peter Lim, pinapunta pa sa Malacanang, di ba? No? Oo. Tapos, kinasuhan, inabswelto, tapos pinaalis. No? Wala na. Wala na. Itong si Michael Young, itong, believe ka rito, sinabi na nung PNP Drug Enforcement Group, na ito si Michael Young ay isang drug lord, ginawa pa niyang advisor, no? Economic advisor. Diyan ka naman mabibili. Protektado yung drug lord. So, kasi yung pala, sabi nga ni Las Cañas, sabi ni Las Cañas, ka-partner pala ni Duterte nung nasa Davao sila. Nako! Yan. Partner. Pero galing niya kasi, magaling siya manloko, no? I'll give him credit na parang totoo pag sinabi niyang ito, no, mag-cite pa ako ng example. Nung inimbestigan sa Senado noon yung rice smuggling, itong si David Bangaya noon, no? Siya yung doon. Pero ang port of operations ni Bangayan was Davao. Oh. So pinatawag ngayon ito, sinasabi nila itong si Duterte ang hari ng Davao. Wala nangyayari dyan na illegal na hindi nito alam. So pinatawag siya. Alam mo, drama niya ni Duterte, pag opening statement niya, sinabi niya, ikaw, Mr. Bangayan, pagka natungtong ka sa Davao, pupugutan kita ng ulo. Ganun na drama. E di ngayon, yung mga senador na nasa hearing, ba, na-impress na talagang pag sinabi niya yun, parang nga naman hindi mo siya pagdududahan, di ba? Oo, pupugutan. Pero, pupugutan ko eh. Pero si David Bangayan hanggang ngayon nag-ooperate sa Davao. Sa Davao. Barkada niya. Tropa pala. Niya. Tropa pala. Kaya pala, Sen, hindi pwede sila magbiruan ng ganun. Ikaw po, naku, pupugutan kita ng ulo. Baka ganun naman yung dating nun, Sen. Parang biruan. Pero pagka nakita mo kasi siya, talagang parang realistic. And siguro nag-invest din, no, Sen? Punta na rin pala, Sen. Kasi meron silang yung pinapakalat niya dati, yata, na pumunta ka daw sa Davao. Totoo ba yun? Si Sen, ito, nagmamakaawa sa akin yan na maging vice president ko eh. Ikaw yan, pala, Sen. Isa pa yan sa mga nila, no? Kasi nung alingan. Una-una, merong kaming common friend na pinag-meet kami nung 2015 ito, no? Mm-hmm. 2015, April lang pagkakatanda ko. Hindi Davao. Dito kami sa... Ba't ako pupunta ron, no? Tapos ito siya, gusto niya akong kosa. Pumunta ako sa Lindell. Ito yung picture. The only picture that I have with him. Kinausap niya ako na gusto niya mag-vice presidente sa akin. Sabi ko, ayaw ko. So, nagkita kami sa... Seri, wait lang, Seri, clear natin, ha? Hindi sa Davao kayo nag-meet? Hindi kasi sa Davao nag-meet. Sa Ortigas, no? Sa Pasig. Layo. Anyway, isang hotel dyan,
Ah, doon pa si Bongo, ano pa lang siya noon eh, aid pa lang siya ni Duterte noon. Mm-hmm. April 2015 'yon, no? Oh, ngayon nag-usap kami. Eh, ang sinabi niya, pambungad niya, sabi niya, hindi ako tatakbo. That you are running for president. No, I'm not interested in the presidency. It does not appeal to me. Ah, talaga po? So ngayon, sinasabi niyo, hindi po kayo tatakbo? Hindi ako tatakbo. Sa 2016? Hindi ako tatakbo. Naku, ang dami po nang hinaya. Di ba, alalam niyo, si Duterte, noong mga panahon na yun, sabi niya, hindi ako tatakbo, hindi ako tatakbo. Di ba? Oh. December nag-file yan. O ngayon, paano ako ngayon magmamakaawa sa kanya, natatakbo ako ng ano, na nireject niya? Eh, siya mismo, hindi na nga siya tatakbo daw eh. Di ba? Ako, yung grupo namin, gusto namin pag-aralan kung sino-sino yung mga kandidato for president. So, minimit namin yun. Ano? Mm-hmm. Ako yung kumaga magkikilatis para malaman namin kung sino susuportahan. Pero may second meeting kayo, Sen? Baka naman sa second meeting nun sa Davao. Isa lang? Eh, isang minungaling talaga ito. Walang. Tsaka bakit, di ba? Bakit ako mag... doon pa lang sa meeting na yan, sabi ko nga sa'yo, para nga makilatis. Ano? Nakakatawa so, naman yun, Sen. May ito, Sen. Oh. Sikat na sikat yan, di ba? Eh, pumunta ka pa daw ng Davao, ba? Oh, hindi galing kay Duterte 'yon, 'di ba? Pag naniwala ka sa kanya, edi wala ka na. Sabihin talagang lahat na ng kasinungalingan niya lulunukin mo eh. Pero kahit na time and again na prove na sinungaling, 'di ba? O yung sinabi niya kay Dilima, sinabi niya sa akin, sinabi niya kay Lenny, sinabi niya kay BBM, na-prove na natin na kasinungalingan. In fact, yung sa akin inamin niya na nagsinungaling siya na inimbento lang daw niya yung mga bank accounts ko. Pero yung mga naniniwala pa rin sa kanya, naniniwala pa rin. Nagnakaw kami ng kutsara, binenta ko yung Scarborough. Paano mo ibebenta yung Scarborough? Wala sa senador yung titulo ng mga yan, di ba? Hindi mo pwedeng gawin yun. So why do you think that there's still a lot of people na parang, may magic ba? Talagang Duterte magic is existing or... Hindi. Alam mo yung kulto, no? Kulto? Yung kulto. Pagka kulto kasi, nakita nyo naman yung nangyari dun sa case niyo, yung Senyor Aguilar. Oo. Na bilhin mo, mga anak nila ipinapa de-virginize dun sa ano, kasi parang bibiyayaan sila. Na-imagine mo yun, grabe na yun, di ba? Pero hindi nila nakikita ang mali yun. Ganun ang kulto, no? Itong kay Buloy, di ba? Nakita nyo. Ang daming testimonya na inaabuso sila, ganyan. Pero ando doon pa rin yung iba. Ganun yung kulto. Kaya nga, pagka naging cult follower ka na, sabi ko nga, kahit siguro nakita nilang nangre-rape si Duterte sa gitna ng EDSA, sasambahin pa rin nila eh. No? They will find a way to justify. Hindi, ano lang yan. Okay lang yan. Importante. You know? Di ba? Hanapan cool. Nila. Baka sabihin cool. Oh. Oh, cool. At least, ano siya, hindi siya hipokrito. Hindi alagang, tinatago. Ano? Oh. Doon na nagparaos sa kalsada. Oh, kumbaga, ano yan, they will find a way. So, yan yung cult follower. Ngayon yung sinasabing yung tatakbo ng, nagmakaawa ko ng tumakbong vice president, eh hindi nga siya tumatakbo nung panahon na yun eh. April 2015 yun eh. Sinungaling. Diba? Alam ng buong Pilipinas, sina-announce niya, hindi ako tatakbo. Tapos, in fact, doon sa kwentuhan namin na yun, nakita ko, sabi ko, after nung meeting namin na yun, kasi gusto ko sana rin malaman, kasi hindi ko naman kilala to, ano, ng malaliman. Oo, wala naman nakakakilala kayo. Lumalabas lang yung pangalan niya. Di gusto ko rin malaman. Sabi ko, anong palagay mong magandang mga solusyon sa problema ng bayan, ano? Wala siyang sinabi tungkol sa bayan. Kung ano-ano mga kabastusan lang yung pinagkikwento niya, yung mga pinatay daw niya, di ba? O pinagmamalaki niya. Sinabi niya, may pinatay siya? Pinagmamalaki niya. Kalat pa raw yung utak nung binaril in-armalite niya. Kumbaga, parang siguro nagpapa-impress siya kasi alam niya, sundalo ko, baka may mga war stories na gano'n. Baka gumana yung ano, Sen, yung aura mo na intimidating. Kaya... parang gano'n. Kasi after nun, in fact, ang bola pa niya, alam mo, ikaw dapat yung tumakbong presidente kasi gano'n. Ang dami.
Alam mo, bolero yan pagkakausap mo. Anyway, pagkatapos ng meeting namin, bumalik ako sa grupo, sabi ko, mukhang may tama to sa utak. Hindi na. Grabe naman. Buti na lang. Hindi, so, totoo. Sinabi ko, buti na lang hindi daw siya tatakbo. Kaya, ano, kasi mukhang may problema, no? May depressed pag-isip. Yun yung assessment ko. Having talk. Oo. And, kaya nung biglang nag-substitute nung December ng 2015, aba, teka muna. Yung nakausap ko nung April na ang assessment ko may problema sa pag-iisip, tatakbo magiging presidente ng Pilipinas, kailangan kong tigilan ito. Kaya talagang I was very vocal right from the very start kasi malaking perwisyo ang gagawin ito sa ating bayan. Oh. Pero he proves naman na ganun lagi naman ginagawa niya, di ba? Tatakbo, hindi tatakbo. Tatakbo ng vice president, di tumakbo. Pinatakbo si Bongo, tas... So, Malilin lang. Pero, sin, no, meron ako mga napanood na videos, hindi ko na maipi-play it, na parang talagang i-justifies yung mga sinasabi mo kagaya niya. Nung pinag-aralan nyo sa Sen, nung nasa Senado ka pa nun, di ba, Sen? So, pinag-aralan mo kung ano nga ba si Duterte. Tapos parang may napanood ako with Miriam Santiago. Sabi rin niya, oo, pinag-aralan namin yan dito sa Senate. Okay. Now, among the candidates right now, you've taken pot shots at all of them. Who do you think is most dangerous for the country? Duterte. Why is that? Masyadong malalim itong Duterte na ito. Hindi kamukha noon na akala natin straight shooting lang siya na mayor at hindi siya nagkakapera. What about the plunder charge filed against him by... Ganyan na ganyan din sinabi. Hindi naman namin kasi kilala si ano, si Digong. And we found out na he's one of the most dangerous candidate, no, sa pagka-presidente. Mm-hmm. Kasi yun nga, yun sabi ni ano, ni Senator Miriam. And then yung sinabi mo na ikaw dapat yung binubola ka, na ikaw dapat tumakbo ng presidente, si ginawa niya rin kay PBBM yun sa gikan sa masa. Kung may malaman dito kung ako ang presidente o siya, tapos ako well, that is siguro mga bago yun nga, bago tumakbo, sabi niya, ikaw dapat tumakbo ng parang ganun na ganun pa, nakaganyan pa eh, ikaw dapat tumakbo. And alam mo, Banat Boy, sinabi din niya yan sa mga chief of staff, no? Ganitong gagawin niya. Mga anim na kandidato for chief of staff, sasabihin niya, alam mo, ikaw dapat chief of staff. Alam mo, ikaw dapat chief of staff, ganun-ganun. Anim ang sasabihan niya. Ngayon, yung anim na yun, talagang asang-asa sila na sila kasi narinig mismo nila yung presidente. Tapos ngayon, tatanungin nila, eventually, pag pilian na, tatanungin na siya, sino bang dapat ituturo niya kung sino. Ngayon, di isa lang dun sa anim ang mapipili, no? Di sumayado yung lima. Pero yung lima, ang sisisihin si Bongo. Siniraan ang Bongo. Ganito, kasi si presidente naman. Ang galing pala ng tech. May shock absorber, no? Oo. May, kumbaga, may bad cap. Pero kasi siya. Bad cap, good cap. Kaya pala. Kaya nga sabi ko nga, kung mahina-hina yung pundasyon mo, eh maloloko ka talaga niya. Eh, na-profile namin ito, no? Talagang, kaya basang-basa mo na eh, dinumero yung mga galaw niyan. Alam mo kung nambabluff yan o ano, di ba? Pero madami talaga naloko, no? Marami.